Ito na yung pinaka-strictong pag-coach ni Coach Bonchan sa lahat ng season na siya ay humahawak sa opunan na blacklist dahil tila umabot na nga siya sa puntong kailangan na niyang gumamit ng kamay na bakal para sa team niya ngayon. Sino ba naman kasing hindi aabot sa puntong magiging mahigpit ka na ng sobra kung ang iyong koponan ay dumaan sa ganito kalalang sitwasyon? Isama pa natin na hindi nga talaga magaganda o maganda ang nangyayari sa mismong org ng blacklist, hindi lang sa kanilang MLBB team ngayong mga oras na ito. Kaya pag-usapan natin kung gaano nga ba kahigpit si Coach Bonchan at ano ang pinaka-pinanggigigilan ni Oheb na mangyari ngayong season. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ako, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, dumako tayo sa usapang Blacklist International na kung saan inamin mismo nila na si Coach Bon di umano ay gumagamit na ng kamay na bakal para sa kanilang koponan. Umabot na kasi ang blacklist itong nakaraan sa week 5 na tila aakalain mong wala nang kapag-apag-asa pang makapag-playoffs, kaya naman hindi ito hahayaan ng M3 coach na tuluyan na lang silang malaglag ng walang kalaban-laban. Pero dito, papasok kung ano nga ba yung ginagawa ni Coach Bonchan ngayon para baguhin yung takbo ng kanilang koponan na na-mention nga mismo nila ang kahit na patungkol lamang sa kanilang mga scrims. Yung tipong lamang na sila at mananalo na sila pero may mga maling, mga bagay pa silang nagagawa para ikatalo pa ng team, na kung inyong matatandaan yung term ni Chakno para dito ay yung tatangayan, na ibig sabihin magkakamali yan para mabaliktad pa ang laban. Na kung saan kahit sa mga screams pa lang nila magawa ito ay magagalit na nga agad si Coach Bonchan, na syempre para sa coaching staff nitong blacklist, hindi ito pwedeng makasanayan ng mga players. Na ayon rin mismo kay Oheb ay talagang nakakatanggap sila ng paninermon mula kay Coach at talagang nagagalit ito na talagang nakakatanggap sila ng mga salitang dapat tumatak sa kanilang isipan. Ngunit para kay Oheb, kailangan talaga ng ganitong approach mula sa kanilang coaching staff na maging istrikto ang mga ito dahil dito rin sila mas natutulungan na lalong mag-improve sa kada laban. Isa rin sa pinoint out nilang pagbabago para sa kanilang team ay yung tila pagkakaroon nila ng koneksyon sa isa't isa, hindi lang in-game kundi maging sa tuwing natatapos ang scrims, na yung tipong nakakapag-open na sila sa isa't isa patungkol sa mga nagagawa nilang pagkakamali inside the game, na hindi katulad noong una na may ilangan pa talaga at hindi nila alam kung paano i-approach ang isa't isa. In short, ang pinakapunto nitong mga membro ng blacklist ay umabot na nga sila sa puntong kailangan na nilang mag-step up individually, hindi lang sa game kundi mismo sa paraan nila ng pag-iisip bilang mga players. Dito ay nagbigay rin ng maiinit na mensahe itong si Oheb, na kung saan para sa kanya gusto niyang marinig muli na magkampyon ng pangalang blacklist na siya ay kasama pa rin, yung tipong alam niyang marami na tila nagdududa sa kakayahan ng kanilang koponan mapalokal at international, at tila iniisip na hindi nila kakayaning umangat at ibangon pang muli ang team na blacklist. Pero dito ay iniwan niya ang mga salitang hindi siya naapektuhan sa mga haters nila kahit ano pang sabihin ng mga ito, dahil alam niya kung ano yung pinaghihirapan nila bilang team sa araw-araw. At ibibigay di umano niya yung best nila para hindi mapahiya ang pangalang Blacklist International kahit pamarami na ang nawala at nagdududa. Dahil sa mga hindi nakakaalam, yung mismong org ng Blacklist ay nasa hindi rin magandang sitwasyon, kabatang na nito nga lang nakaraang araw ay nag-disband na rin ang kanilang Dota 2 team, na ibig sabihin hindi na nga nila kinaya yung gasto sa pagbuo ng isang Dota 2 team.
Sobrang gastos naman kasi talaga nito pagdating pa lang sa mga sahod ng mga yan, na hindi naman yan katulad ng mga pasahod sa ML players na nasa 40k lamang per month, abay 6 digits, yung mga Dota players na ang tanong, paano mo isusustain yan kung limitado lamang ang mga tournament? Hindi mo rin kasi masisisi ang blacklist kung bakit gusto talaga nila na bumuo ng isang Dota 2 team, dahil bukod sa yung CEO nga nila pangarap na magkaroon ng Dota 2 team, abay yung org rin kasi na blacklist ay partner ng EWC program na sila ay may natatanggap rin mismo mula sa mga ito, kaya siguro bukod sa rivalry na sponsor nila ay nakatulong rin yung mula sa EWC para kahit paano tumagal ng ilang buwan ang blacklist Dota 2 team. Pero alam mo ba kung ano yung nakakatawa kabatang? Yung midlaner ng Blacklist Rivalry na si Abed, abay kinuha na rin ngayon ng koponan na Aurora Dota 2 team naman, na kung saan grabe na rin talaga yung trip nitong Aurora, no? Mapa Dota o mapa ML, tamang kuha lang mula sa Blacklist. Pero tumako na nga tayo sa pagkatalo ng RSGPH sa koponan na Epibrand ngayong araw na ito, na kung saan dahil kasi rito ay buong buo pa ang playoffs dream ng Blacklist International. Dahil ang RSGPH ngayon ay mayroon na lang 4 na laban. Tapos, ang makakalaban pa nila rito ay yung TLPH na gustong makapag-secure na rin ng playoffs, maging yung Onyx PH ay makakalaban nila na gustong lampasan yung win streak ng MPLPH. Na kung ikukumpara mo sa Blacklist, ang mga kalaban rin nila rito ay ang TLPH at TNC Pro Team, na kung hindi man makalusot ang BL sa TLPH, abay malaki ang tsansa na makuha nila yung puntos mula sa TNC. Pero alam mo ba kung ano ang nakakatawa na naman dito, kabatang? Ito pa isa. Na halimbawa, 'di ba sa 4 na huling laban ng RSGPH, isa lang halimbawa ang makuha nilang panalo, tapos si Blacklist nanalo sa TNC Pro Team. Ibig sabihin nito, para lampasan ng Blacklist ang RSG, kailangan nilang manalo sa huling laban nila sa regular season, at ito ay kontra pa mismo sa Aurora. Kahit nga ganitong senaryo, kabatang, na halimbawa, sa huling mga laban ng TNC at Blacklist, hindi na sila manalo, tapos ang huling laban ng BL kontra na sa Aurora, tapos dito nakasalalay ang kanilang playoffs dream, abay talagang hinahabol sila rito ng Aurora. Pero ganun pa man, ito na yata yung pinaka-worst season ng RSGPH na hindi natin masabi kung dahil ba ito na humina na talaga si Erad matapos siyang bumalik mula sa RRQ, o baka naman napakalaki lang talaga ng epekto sa kanila ng pagkawala nitong si Nats. Ano sa tingin mo sa dalawa, kabatang? Pero ang panghuli ay yung tapatang TNC Pro Team versus Omega, na kung saan dalawa lang ang posibleng mangyari dito, kabatang. Una, kapag natalo pa rin ng TNC Pro Team sa laban na ito, mati, confirm na nga talaga nalaglag na silang matatawag, at nako po, pang limang beses na yan na damay pa si Wolf ang gandang pa-welcome naman ito. Pangalawa, kapag nanalong Omega rito, kabatang, abay playoffs secured na nga silang matatawag, dahil ang kailangan lang naman dito ay maka 7 points sila para masabing sure na nga ang playoffs ng barangay. At kung magtataka ka kung bakit 7 points lang ang kailangan para ma-secure ng playoffs, abay ito ay dahil yung Blacklist ay may max points na lamang na 6 points. Kaya kapag ang isang team lumampas sa 6, matik, waiting na lang sila sa playoffs. Pero ganun pa man, sana ay manatili pa rin si Coach Wolf sa koponan na TNC Pro Team, at sorry kung sasabihin ko ito, kabatang, ha, pero kailangan talaga nilang palitan si Escalera at kumuha ng isang solidong rumor na may magandang desisyon sa pag-shot call. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano nga ba ang problema sa TNC Pro Team, kabatang? Dahil para sa akin, okay at solid na sina Eto Max at Wolf sa coaching staff. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tila kamay na bakal ni Coach Bonchan at sa tila nagtutulakan na Blacklist at RSGPH.
Sino daw ang gustong sumama sa TNC? Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.